Bago po tayo magsimula, basahin po natin yung sinasabi sa mga awit, chapter 8, verses 1 to 9. Atin pong basahin. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot langit, pinupuri ka ng mga bata at bagong silang, ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan. Kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyo'y pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng bagay, siya ang iyong pinagpala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y ikay tunay ng dakila. Sabay-sabay po tayong manalangin at dumulog sa Panginoon. Aming Diyos amang nasa langit, Panginoon, isang magandang umaga po ang aming bati sa iyo ngayong umagang ito. Maraming salamat, Lord, dahil sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong walang hanggang pag-ibig na patuloy naming nararanasan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, ng aming mga pagkakasalang nagawa laban sa iyo, pagsuway, hindi pagsunod. Maraming salamat, Panginoon, kasi nananatili ang iyong pagmamahal, nananatiling nararanasan namin ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay, at nananatiling nararanasan namin ang mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin, miski hindi kami karapat-dapat tumanggap nito, Panginoon. Lord, aming dalangin ngayong umagang ito sa aming pagsamba, gawin mo po kaming karapat-dapat na lumapit sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan, Lord God. Aming dalangin na buksan mo po ang aming puso at ang aming isip. Kung may nakikita ka pong karumihan, kasalanan, mga bagay na nagawa namin laban sa iyo, sa tiyaman po ito o hindi, mga bagay, mga nasabi namin, naisip namin laban sa kapwa, mga bagay na nagawa namin laban sa iyo, hinihingi namin ito ng kapatawaran, Lord God, ngayong umagang ito, at aming dalangin, gawin mo kaming karapat-dapat na sumamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan, Lord God. Dalangin po namin na puspusin mo kami ng banal mong Espiritu, Panginoon, upang ang aming pagsambay umabot sa iyo sa kalangitan, Lord God. Nawa mapangiti ka namin ngayong umagang ito. Masamba ka namin, Lord God, sa the way na nais mo, the way na karapat-dapat sa iyo, Lord God. Amin din pong dalangin, Lord, pagpalain mo po ang aming pagsamba ngayong umagang ito. Basbasan mo po ang mangunguna sa amin sa pag-aawitan. Ikaw po ang siyang manguna, lalo na po sa mensaheng aming mapapakinggan ngayong umaga, Lord God. Ikaw nawa ang maitaas, ikaw ang nawa ang madakila, ikaw nawa ang maluwalhati sa aming mga buhay, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pakikawayan naman po ang ating mga katabi at pakisabing magandang umaga, kapatid. Awitin po natin ng buong puso, awitin po natin ng may pananampalataya sa Panginoong Jesus. Gamitin natin itong kanta na ito upang kausapin, upang pasalamatan ng Panginoon, at upang ialay, upang ibigay lahat ng mga pag-aalinlangan natin, lahat ng takot natin ay ibigay natin sa Panginoong Jesus, dahil siya ang tutulong sa atin, siya ang magbibigay ng comfort, magbibigay ng peace sa ating buhay. Salita mo ang
Ako'y nang tiyak.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi sa inawit natin kanina, sa buhay ang Diyos ay dakila, no, sa ating pong mga buhay. Kaya naman po sa umagang ito, tayo ay narito ngayon para po magpasalamat sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay mabuti. Amen po ba ron? Isang palakpak naman para sa ating Panginoon. Sa Diyos na mabuti, sa Diyos na tapat, no, nakagaya ng ating inawit kanina. Alam ko sa iba't ibang paraan, ang Diyos ay may ginawa sa buhay ng bawat sa atin. At marapat lamang na sa sandaling ito, bigay ho natin yung lahat ng pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Tayo po lahat, yung mukha tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami ay muli lumalapit sa inyo, Panginoon. We thank you so much, Lord God, for all the good things that you have given us. For all, Panginoon, sa mga pangyayari sa aming mga buhay. Tunay nga, kagaya na aming inawit, Panginoon, ikaw ay nanatiling tapat, O Diyos, sa aming mga buhay. Tapat ka, O Diyos, sa mga pagsasama. Tapat ka, O Diyos, sa pag-iingat sa amin. Tapat ka po, Panginoon, sa pagpo-provide na aming pangangailangan. Tapat ka, O Diyos, sa pagdaragdag ng taon ng aming mga kaarawan. Tapat ka, O Diyos, sa iyong mga pagkilos sa aming mga buhay. May pagkakataon, Lord, na minsan kami ay hindi na nagiging tapat sa iyo. Pero, Lord, ang iyong biyaya is too much overwhelming for us, Panginoon, sa umagang ito. Kaya po, we all have the reason, Panginoon, para ikaw ay aming pasalamatan sa umagang ito. Salamat sa buhay at sa kalakasan na meron kami. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ikaw ay masamba namin dito sa lugar na ito ng malaya. Salamat, Panginoon, sa isang magandang panahon na pinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay ng bawat isa na aming nakasama ngayong umagang, Panginoon. At anuman pa, Panginoon, ang mga bagay na narito sa aming mga sarili, Panginoon, itinataas namin, Lord, sa inyo. We recognize that everything came from you, Panginoon. At titiwala kami, Panginoon, na lahat ng ito ay magkakaroon, Panginoon, ng pagkilos at pagpapala, hindi lang sa amin, kundi sa mga tao, Panginoon, na makakabalita na iyong kabutihan sa amin. So, umagang ito, Panginoon, narito ang aming mga kapatid sa dakong unahan. Taglay nila, Lord, yung puso na pagpapasalamat. Taglay nila, Lord, yung pagre-recognize sa iyong ginawa sa kanilang mga buhay. Lord, thank you, Lord. At hayaan po, Panginoon, na yung mga pusong ito ng pagpapasalamat, anuman ito, Panginoon, ay maging handog po namin sa inyo, Panginoon. Tanggapin mo, Lord, bilang aming offering sa inyo sa umagang ito. Mga kapatid, ating dalangin sa Panginoon, pagpalainawa kayo ng Panginoon at kanyang ingatan, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang habag sa inyo, at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin po, Panginoon, sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Pwede ba pakibati ang inyong katabi at pakisabi muna, masaya ako, narito ka ngayong umaga. Parang hindi masaya yung iba sa inyo, parang hindi masaya. Yan, di ba? Every Sunday na tayo ay narito, ay pagpapala ng Panginoon yan. Ano? Blessing ng Lord yan na tayo ay nakakapunta dito ngayong umaga. No? At we have that freedom para sumamba sa ating Panginoon. Welcome po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon na tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makasama yung mga kapatid natin na kasama na hindi natin nakasama at ngayon natin nakakasama muli sila. Parang nakita ko si Ate Kati rito eh, no? Yan, no? So, praise God. And it's again the last Sunday of the month. Pag ako talaga naiisip ko, lagi ako pang dulo eh, last Sunday. No? At sa Sunday, Mayo na naman, Mayo na, no? Parang pakabilis talaga ng ano, ang bilis talaga na masyado ng panahon. Sabi nga, situations come and go sa buhay natin. Pero kagaya nung binawit natin kanina eh, no? Yung ganda ng inawit na pinaawit sa atin ng ating Ate Casey, kahit anuman ang sitwasyon, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Amen po ba ron? Amen. No, sa magandang sitwasyon, sa hindi magandang sitwasyon, in sickness or in health, sa meron or sa wala, ang full trust at full confidence natin ay dapat nasa Panginoon. Amen po. So, ngayong umaga, bago tayo magpatuloy, ay pwede ho bang bilang pagalang sa salita ng Diyos, mahiling ko lahat na tumayo uli. No? Tayo tayo lahat at basahin natin ang teksto na ating pong pagbabatayan sa umagang ito. Paki-next na lang, kuya. Ayan. Makita po natin ito sa aklat ng Santiago, chapter 1, verses 3 to 4. Ganito po ang sinasabi. Sabay-sabay po tayo. Dapat ninyong malaman na napapatatag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok.
at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Next, pakibasa natin sa English 1, 2, and 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Tayo po muna, yung muka tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat muli for giving us another time, another day to worship and listen to your word. Salamat o Diyos sa pagkakataon dahil Lord, meron kaming matututunan muli mula sa iyong mga salita. At hayaan mo po Panginoon na sa aming pong pakikinig, ikaw po magbukas sa aming puso at aming isipan. Ano man Lord yung kalagayan namin, pinagkakatiwala muna namin sa inyo ngayong umaga. Magsalita ka o Diyos sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. At hayaan po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming pandinig, nakatutok sa inyo, Lord God, para po maunawaan po namin at maging blessing ito, Lord, na babaunin namin sa araw na ito. Sa inyo po lahat ang papurit pagsamba. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ayan. Our message today is titled, pakibasa nga ho natin sabay-sabay, 1, 2, and 3. How God Tests Our Faith. No, paano nga ba sinusubukan or tinitingnan ng Lord kung gaano tayo katibay? No, mukha bang matibay ang katabi ninyo? No, mukhang bigatin ba? Mukhang tibay, matibay ito, no, matibay. Di basta-basta magigiba. No, sabi ito, alam nyo, sa trabaho, no, sa trabaho ko ngayon ni Kuya Pearls, yung department na kinabibilangan ko, ang tawag is research and development. So, research, development. Nagre-research, tapos nagde-develop. Yung mga bagong produkto na ilalabas, ipapadala sa Japan, inaaral muna. No, inaaral muna namin. At since ang aming particular na produkto ay bahay. Bahay po, no, bahay ang ginagawa namin dyan sa EPSA. Pyesa-pyesa ng bahay, tapos ipapadala yan sa Japan. Parang nag-assemble ng Lego. No, so after ng 1 week, mahigit, tayo na yung bahay sa Japan. No, naka-ready na lahat yun dito. Ngayon, anong papel namin doon, Kuya Pearls? Ang trabaho namin, lahat ng mga materyales na yon, bago namin ipadala sa Japan, we make sure to it na okay siya. Na-testing na siya. Tested na yon. No. Sample, ano bang mga parte ng bahay na meron? Pinto. O, pinto. Di ba, pinto? Sino, lahat ba tayo may pinto sa bahay? O, pag wala, sa bintana kayo siguro na daan. Ano? Pinto, sample. Pinakapatid lang yung example ko, pinto. Kuya Pearls, tinatesting nyo pinto? Opo, tinatesting po namin yan. Baka kung kayo ibibili sa All Home o kayo sa mga tindahan sa mga hardware, pipick up na lang kayo ng pinto, di ba? Bibili na lang kayo, sasakay sa tricycle or sa truck. Pero sa amin, tinatesting ho yun. At kapag tinatesting namin ang isang bagay, paano mo siya tinatest? Titingnan mo at susubukan mo kung paano siya gamitin. So, yung pinto, syempre, tetestingin namin, bukas-sara yung pinto. Ganun mo talaga. Kasi sa Japanese standards, kailangan 100,000 times na bukas-sara noong pinto, kailangan pumasa siya doon. Kaya pag yung mga staff ko na mga tao ko pag napa-assign doon sa bukas-sara ng pinto, talagang halos talagang ano eh, halos isumpa talaga ako eh. Bakit? Kasi wala silang ibang gagawin. Nakaupo ka, may tapat pang ventilador, isang buong maghapon, minsan overtime pa, isang buong linggo. Ang gagawin lang, magbukas-sara ng pinto. Hindi naman lang madadaya kasi may counter kami sa taas. So pag yung pinto is 99,999, bagsak siya sa testing. Kasi doon namin nade-determine eh. Itong pinto, yung bisagra, yung level ng pinto, lahat ng yan, kailangan pasado sa standards. Eh, ano naman, pag sinabing made in Japan, di ba? Pag sinabi natin made in Japan, papiliin kayo ng Panasonic at Pensonic. Siguro, doon kayo sa Panasonic. Ano ho? Kasi, tested yan, Kuya Pearls eh. Subok na yan. Nagkagano na sa amin. O, pinto. Talagang yung mga tao, talagang, ganun na sila. Pag yung pinto naman ay sliding, dalawa sila pares. Ganun naman. Pasahan silang pasahan. Ganyan. Sabi, how they wish na sana lumabot ng 100,000. Eh, minsan bagsak, 70,000. Uulitin ho namin yun. Hahanapin namin sa naging problema. Kakalasin namin yung bisagra. Kakalasin namin, kailangan i-adjust yan ng point something. Ganun siya kabusisi. I-test. Ano pa? Hagdan. O, syempre, paano ginagamit ang hagdan? Alam na this. No, akit baba. 3 araw yung isang staff ko, walang ginawa kundi umakyat mo ba? May hawak pang tubig. Sabi na, sir, alam mo, kung ako ay
tuloy-tuloy itong lakad ko. Baka nakabalik na ako mula Tagaytay hanggang Cavite. No, kakalakad. Wala siyang gagawin talaga. Akat manaog. Kasi nakikita namin kung yung bang gagamit sa Japan, okay ba yung hagdan? Eh, naiobserbahan namin. Aminsa pala, pagdating sa ano, bandang ano, mga 29,000 times na, biglang nakakadulas, natatanggal yung pangharang doon sa gilid, nababalatan, nakakas, nagugurlisan, ganun. That's how we do our test. Malayong-malayo. No, malayo-malayo sa Pilipinas. Dito sa atin kasi, ano, pwede na yan. Basta bumubukas sa pito, pwede na yan. Tutukudan mo lang, ano, pwede na yan. Okay na yan. Dulo, hindi pwede. Pag sinabing pwede, dapat pasado sa standard. Amen? No, yung mga medisina, bago yan ilabas, taon na ang binibilang bago siya ibenta sa market. Kaya nga nung COVID, yung iba very hesitant pa magpaturo kasi sabi, naku, sa daga, sa rabbit lang ata tinesting yung ano yung Pfizer at saka yung ibang mga ano, mga items. Yung bagong model ng sasakyan, bago ho ibenta yung mga sasakyan, meron silang tinatawag na crash testing, babanggain nila yung poste. Ano itsura nung nasakay dyan? Kung sakaling yan ay bumangga, kailang pasado ba? Mabubuhay ba yung nakatira? In the case of an accident, ano mangyayari? Yung mga software engineers, yung mga computer technicians natin, bago ilabas ang isang application or isang software, lahat yon tinetesting muna para sa mga bugs or errors. One time nakita ko yung sa TV, naghahanap sila na magte-testing ng kama. Alam nyo na kung ano gagawin sa kama. Matutulog ka lang. Sarap nung testing nito, no? Tulog ka maghapon, 12 oras. Tapos, titignan mo kung masarap ang tulog doon sa kama na yon. So, ang tanong, bakit kailangan yun, Kuya Ferds? Bakit kailangan natin munang itest ang ibang bagay? Di ba pwede na pagkabili, yun na. Kung ano yung lumabas, naisipan mo, gawin na agad. No, gamitin na agad natin. Why is it needed? Test determines the quality and kung magperform ang isang produkto ayon sa kanyang disenyo. Yun ang mahalaga eh. Kailangan mapatunayan at proven natin na itong, well ba, itong cellphone na to ay tested at talagang kagamit-gamit siya. Hindi yung, sa ating kasi minsan, di ba, sa ito, common naman to sa ating bahay, minsan kahit hindi na yun yung paraan, na hindi na yung produkto para gamitin mo sa isang bagay, eh, hindi na siya nagagamit, parang ganun. Parang yung nakita ko ng isang bes, yung lalagyan daw ng ano, lalagyan ng ice cream, no? Ginawa na tuloy transparent kasi ibig sabihin lalagyan ng ice cream, lalagyan na ng tilapia sa loob ng ano, ng rep. Minsan ganun na yun eh, no? Yung hindi, yung design ng produkto, yun ang nangyayari. In the same way, sabi to, God chooses to test your faith and my faith. No, tinitingnan daw ng Diyos yung pagtitiwala natin sa Kanya. Ganun lang ba kadali yung Kuya Perds? Madali ba sabihin na nagtitiwala ako sa Panginoon? Pwede natin kantahin ng kantahin pa ulit-ulit yung inaawit natin kanina. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang naging sandigan ko. Pero pag yung tinesting ng Lord, ah, sabi mo ha, ako magtitiwala sa iyo ha. Ang ganda ng kanta natin, di ba sabi nung kahit ano yun? Anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan. Di ba? O sabi ng Lord siguro, ah, ganun ha. Ah, talaga ha, kahit anong mabigat sitwasyon, kanta-kanta ka pa, umiyak-iyak ka pa nina, nakataas ang kamay mo ha. Sige, testingin nga natin. Piya kita ng mabigat-bigat kayang sitwasyon. No? It is for, not for the benefit ng Lord. Tandaan ho natin, hindi tayo tinetest yung faith natin para si Lord ang mag-benefit, kundi tayo, kayo at ako. Pakisabi sa katabi, ikaw ang magbe-benefit. Ayan, para sa atin yan. No? To see if our faith is genuine. No? Sabi niya ng Hebrews 11.6. Pakinext ko yan. Hebrews 11.6. Ano sabi? Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang, ano raw? Walang faith. Hindi nalulugod ng Lord. Hindi natutuwa si Lord pag walang faith ang isang tao. Kasi, dahil ang sino bang lumalapit sa kanya, dapat daw na ano? Dapat maniwala na merong Diyos. At nagbibigay siya ng gantimpala sa taong humahanap sa Kanya. Pansinin nyo, kung merong isang bagay na nire-require ang Diyos sa atin, pagdating sa aspeto ng ating pananampalataya, ay yung tinatawag na pagtitiwala
sa Diyos. No? Yung ang pag-asa natin, eh, sabi nga eh, sinasantig natin sa Kanya. Tanong sa atin ngayong umaga. Paki-next nga, kuya. Tanong, what are you expecting God to do in your life? Sige nga, bigyan ko kayo na ilang segundo. Ano yung na-expect ninyo na gagawin ni Lord sa inyo? Oh, huwag nyo na sabihin sa mga katabi nyo. Sa inyo lang, sa inyong isipan. Lord, eh, ito expectation ko eh. Diba? Ano yung expectation? Anong inaasahan yung gawin ng Diyos sa inyo? We're not talking here only, mga kapatid, of your requests sa Lord or yung mga prayer requests or mga dreams, mga pangarap mo sa buhay. Pero tanong, ano ina-expect mo Lord, sa Lord sa situation mo ngayong umaga? Sabi ng Matthew 9:29, according to your faith, let it be done to you. Tagalogin natin. Base sa iyong pananampalataya, mangyayari yung isang bagay mong inaasahan. It depends. No, it depends on your faith. So kung medyo mahina-hina at medyo wala tayong faith, eh, huwag na tayong umasa. Huwag tayong umasa na yung pinaawit na etikasi kanina yung mangyayari sa atin. No, bakit? Kasi it is according to your faith. No, doon nalalaman ng Lord kung okay nga ba tayo sa ating buhay. Now, tuloy lang natin. Meron itong tinatawag na the law of expectation. Ano kaya first yung the law of expectation? Yung sabihin, pag may isang bagay, nag-expect ka something in return. No, nakukuha natin yung gusto nating makuha. Tama? Nagagawa natin yung gusto nating gawin. Napapasyalan ang gusto nating puntahan. Nakikita natin yung gusto nating makita. That's what we're expecting something nangyayari sa atin. We inevitably accomplish what we expect, what we're going to accomplish. Kung yun yung na-expect mo, yun ang inaasahan mong mangyayari sa'yo. Sa Bible, iba. No, sa Bible, we have the law of faith na tinatawag. Ano yung sabihin ng law of faith ko first? You have to choose to believe. Manampalataya ko muna. Hindi mo kaya, pero kaya ni Lord. Amen? No? Pag ikaw naniwala, hindi hirap na hirap sa pag-aaral. Parang hindi ko na kaya, Kuya Perch. Pero kakayanin ko kasi si Lord kasama ko. Hindi mo mapagtagumpayan yung epekto sa iyong kabuhayan, for example. Pero kaya ni Lord para sa akin. Hindi mo kaya yung trabaho mo, pero kaya ni Lord para sa'yo. Hindi mo kaya yung subject mo sa school, pero kaya ni Lord para sa'yo. Hindi ko kaya, Kuya Perch, tigas ang ulo ng anak ko. Pero kaya ni Lord para sa iyo. And that's the meaning of Hebrews 11:1. Paki-next nga. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Yun yung faith eh. You're expecting something from God and yung faith, ito yung magdedetermine na, oh, yung mga hindi ko pala parang imposible, eh pwede ko palang maranasan. Yun ang sinasabi ng Hebrews 11:1. At ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na, ano raw, hindi nakikita. So, ibig sabihin pala yung faith, kahit hindi mo pa alam yung resulta, hindi mo pa nakikita yung resulta, naniniwala ka na, itatawid ka na ng Panginoon. Amen po, Baron? Amen. No. Ganun yung ibig sabihin po nung faith. Sabi to, God builds your faith by testing it. He builds our faith by putting it to the test or by trying it. Okay. Tinetesting daw, no? Saan nilang tulad ang pananampalataya? Sabi dito, faith is like a muscle. No, if you never use it, it will never grow. Diba? No, sino sa inyo rito nag-gym? Nag-gym. No, parang may nakita ako eh. Oo, parang nakita akong kabataan. Lagi nagsa-selfie sa halapan ng ano, sa halapan ng bench press lagi. Oo. Diba? No? Ayan, tanong na kasi naalala ko, pag nag-gym, wala ko iba naalala kasi kundi si Pastor Joseph eh. No? Dati, talagang, pagka ang gusto mo raw ay yung isang muscle ang i-develop mo, yun ang tututukan mo. Tama, Kuya Joseph, ano?
Kaya kung ang gusto mo lumaki eh tiyan, eh kain, kumain na kumain na lang, no? hindi na iba yung ano, lumalaki. Pero yung muscle, yung pinag-uusapan natin, muscle, gusto mo lumaki yung ganito mo, yung braso mo, magbubuhat ka talaga ng mabigat. Kung gusto mo baring, para kang yung ano, para kang Ninja Turtle, malaki yung ganito mo, yung magbubuhat ka rin ng ano, pag ganun ba yun? Pag ganun, Kuya Joseph? Alam ni Kuya Joseph yan. Kung gusto mo lumaki yung ganito mo, bawa, isa lang, practice nyo. Di ba? Kasi yun yun eh. Kung ano yung dine-develop mo, yun yung lalaki. Yun yung yun yung mag-grow. Ganun din daw yung faith natin. No, faith is like a muscle. When it is stretched, it is pulled and it is being developed. When you test your muscle against the weights, yung mga bunubuhat, then your muscles develop. And your faith develops as it is tested. Sabi ng Santiago chapter 1 verse 3. Ito yung mga kanina. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan daw ng ano? Ng? Pakilakas nga po. Pagsubok. Parang ayaw nyo maririnig yung salitang yan. Ano? Siyempre, sino ba naman ang may gusto niyan, Kuya Ferns? That faith will make us mature and complete in Christ. Sabi, no? Until the day of His coming. Next, kaya. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ano yung purpose? Sabi doon, para maging ganap at walang pagkukulang. Ibig sabihin noon, holding on until the end. Whatever happens, mapatatag ang ating buhay, yung pananampalataya sa Diyos, mag-mature tayo hanggang sa makumpleto tayo sa ating personal na buhay. So, ang tanong, paano kaya tinetest ng Diyos yung faith natin? So, tingnan natin ilang bagay. Una, God tests our faith through difficulties. Basahin nga ho natin. Ay, nakikita nyo na sa baba. Marit ata, ano? Sinusubok tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga, ano raw? Mga mahihirap na pinagdadaanan sa buhay. Ewan ko, may kilala ba ako yun nakamukha na nila sa picture? May kilala kayong ganyan? No? Yung halos pasan niya na lahat. No? Pasan niya na ang mundo. Hindi lang mundo, hindi lang Earth, pati ata Milky Way galaxy, pinasan niya na. Yung tipong parang pang pag mapapansin mo siya sa umaga pa lang, makikita mo, talagang kawawa naman tong taong to. Hanggang sa matutulog, ay hindi na nga makatulog sa gabi. No? Masyado siyang, he has all the stresses in his life. Sabi dito, sinusubok tayo sa pamamagitan na mahirap, hindi nang masasarap, hindi nang mga simpleng sitwasyon, kundi yung mahirap na pinagdadaanan natin sa buhay. Tanong, sino sa inyo nakaranas nung naghirap sa buhay? Wala, ba? Ang sarap naman. No, na? No, yung iba kasi, maaaring mahirap kay Kuya Joseph, pero madali kay Aaron. Kasi nalagpasan niya na eh. Madali lang yan, Kuya Joseph. Alam mo, noong time na yan, ginawa ko ganito, ganyan, ganyan. O, nalagpasan. Di ba nalagpasan? Pero, in every aspect daw sa buhay natin, nararanasan natin ang iba't ibang mga sitwasyon ng ating buhay. Sample, ano? Problema. Yan, di ba? Stress sa buhay. Pag sinabi yan, kabit-kabit na lahat. Ano? Career. Ano pa? Problema sa finances, may babayaran kang bills, no, singilan na naman ng ano, ng meral ko, na masyado ka ng pagod, tapos kulang sa pera, pagod na pagod ka na sa trabaho, pagod na pagod ka na sa health mo, for example, meron kang sakit at karamdaman na dinadala, pagod na pagod ka na sa utang, pagod na pagod ka na kakabayad ng utang, di ba? Deadlines, ang dami. Business mo, na-frustrate ka na, yung marriage mo, nagpag-problema, pwede kayo maghiwalay, and failure, overloaded, kaya minsan ang itsura natin, nakagano na lang. Diba? Pag dumarating sa pagkakataon na para daw, parang hindi mo na alam kung ano ang pwede mo pang gawin sa ating buhay. Sa pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng ganito, we have to understand na sinasabi ng 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. O, tingnan nyo ha. Kapag may isa dyan na nasa inyo ngayong umaga, tingnan nyo sinasabi ng Bible. Next. Ito'y dapat ninyong ikagala. Kuya Birds, tama ba narinig ko? Wala ata akong pambayad. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kuya Birds, meron akong sakit karamdaman. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bakit? Sabi niya,
Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sabi na, no, you should rejoice. Kahit may testing, kahit may trial sa atin. Bakit? Kasi nalitulad niya sa gold. Ang sabi ng verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ano sabi, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang tunay or kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. So it's more important than gold. Ang sabi niya, ito ay sinusubok para malaman kung kayo ay talagang tapat. Dito kasi mga kapatid na pagkikita at na pag-uusapan kung totoo ka talaga. Kung totoo ka to sa faith mo. Kung totoo yung inawit mo kanina. Kasi pag hindi totoo yun, sabi ng Bible, no, ano yun? Parang yung ginto. Lalabas yung mga impurities niya. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesu Kristo. Sabi to, we have to understand, nothing happens by accident in our life as a follower of Jesus Christ. Hindi tayo exempted sa lahat ng iyon. No. Tingin ko naman sa itsura natin dito ngayong umaga, bagamat mga nakangiti, maganda ang ating mga itsura, pero maaaring deep inside, meron tayong mga iba't ibang mga sitwasyon, marami tayong katanungan sa buhay, marami tayong iniisip, marami tayong mga inaalala sa ating buhay. Pero one thing is sure, alam ng Lord lahat sa buhay natin. Amen po ba ron? Alam ng Lord. Alam ba ng Lord kuya Perch na wala akong pambayad? Bukas puputulan na ako ng kuryente. Alam ng Lord yun. No. Alam din ni Bombay na wala akong pambayad. Kaya mamaya dadaan sa iyo yan. Diba? Hindi tayo exempted. Kaya lagi na maririnig sa amin ito. Pag tayo ay naging Kristiyano, hindi ka exempted sa problema ng mundong ito. Why? Because we live in a broken and a sinful world. Alam ni Lord ang lahat sa buhay mo. He can allow or disallow things in you. Everything, God has a great purpose for our good. Para sa atin. Ang makikinabang pala uli, hindi si Lord, kundi ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga. Yan, ikaw talaga. Ikaw talaga ang makikinabang. A lot of problems we bring to ourselves. Minsan, ang sakit at ang pagsubok sa buhay, kasalanan din naman natin. Diba? Tayo yung, minsan, tayo yung biktima. Wala naman kung ginagawa ko yung purse. Pero ba't ganun? Ako pa rin ang naloko. Ako pa rin ang nabiktima. O may pagkakataon naman, yung problema, gawa naman natin. Nagsasuffer tayo sa consequences because of our wrong choices in our life. But one thing is sure, the Lord is always on the rescue for us. Kung tayo ay magbuong puso na magpapakumbaba at lalapit sa Kanya at hihingi ng tulong. Naalala nyo ang storya ni Joseph sa Bible? Hindi si kaya Joseph, ha? Si Joseph, di ba? Kung iisipin nyo si Jose, Anong sabi niya, maayos naman tong binatang ito. Masumunurin sa magulang. Pero, pinag-initan ng mga kapatid. Halos i-murder na. Oh, buti lang naisipan, wag na lang patayin. Benta na lang natin. Binenta. Alam natin na nangyayari sa kanya. Pagkabenta, he was sold as a slave. Naging alipin siya sa bansang Egypto. Tapos naman, napagbintangan nung medyo okay-okay na. Napagbintangan naman na rapist. Diba? Tapos tinrayal, pinakulong ng mali ang kaso sa kanya. Tapos yung inaasahan niya, sabi, sige, oh, wala, okay naman pala, wala ka naman palang bad record, sige, hayaan mo, ipaparating ko para makalaya ka rito. Eh, nalimutan. Lumipas ang ilang taon, nalimutan pa rin na yung kanyang sitwasyon doon sa loob ng kulungan. Ang tanong, alam kaya na Lord yung situation ni Joseph? We can read in the book of Genesis that God, ano sabi ni Joseph sa bandang dulo, niloob ng Diyos na mauna ako sa inyo dito sa Ehipto para isalba or iligtas ang lahi natin kasi magkakaroon pala ng tagkutong. Yun yung purpose ni Lord kay Joseph at that time. Eventually, he became governor. Pangalawa sa paraon. Yun pala. Kaya minsan may isip po natin sa buhay natin, kapag
lalo na pag yung time na nalagpasan natin yung isang sitwasyon ng buhay, ano lang yung nasa isipan? Ay, kaya pala. At least ngayon, alam ko na. We have learned something in our lives. Sabi ng Santiago chapter 1 verse 2, ulitin ko yung sinabi kanina, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya friends, ngingiti pa rin ba ako? Kahit yung kapitbahay ko talagang nakakainis na eh. No? Natitesting lang ng Lord yung patience mo. Diba? Kaya friends, talagang ngingiti pa ba ako? Eh, pagka-check up ko sa doktor, ito sabi ng doktor eh. Paano ako makakangiti niyan? Diba? Kagalakan ang tinutukoy sa atin dito. Sa English, sabi niya, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Tingnan niyo itong drawing. Ayan. Ito kasi tayo, malimit. Ano ho? Ang Kristiyano, gusto natin, ito yung target natin. Ito yung goal ko. Gusto natin ano? Straight lahat. Gusto ko walang problema. Hanggang sa marating ko yung pangarap ko, yung target ko, hanggang sa marating ko yung tagumpay, gusto ko lahat yan. Okay, at walang ano, walang hassle, walang problema. Kanya lang gusto natin. Pero minsan ang plano ng Lord, iba. Parang yun nasa baba. Ano? Yung nagbabike, ayun, dadaan sa batuhan, may tulay na dadaanan, tatawid ng dagat, ganun siya, uulanin, babagyuhin, bago marating yung target niya. Nakaunawaan ho natin. Ano? Ang buhay hindi laging kagaya nung nasa taas. Plano mo yan eh. Pero ang plano ng Lord, iba. He says, when you have a problem, relax ka lang. Di ba? Mukha bang relax yung mga katabi niyo ngayong umaga? Kuya Perz, mukhang relax na relax eh. Tulog na, Kuya Perz, tulog na. No, nakarelax na. Di ba? In fact, the Lord says, rejoice. Easy ka lang. Take it easy. Thank God and praise God. Why? Because I know God is with me. I know God has a plan for me. I know He has a purpose for my life and He's going to help me through it. God has a greater purpose and pain on the pains and problems in my life that I am going through right now. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kalawa, paano tinetest ng Lord ito? Yung mama, pabigat na napabigat ata yung dinadala niya. God tests our faith through demands. Okay, ano yung sabihin nun? Sinusubukan tayo sa pamamagitan ng mga utos. Yan, ng mga utos. Minsan daw, ang mga utos is in the form of a, ang testing, ay mga test sa buhay, ay parang form ng demands or utos or may hinihingi si Lord sa atin. No? Minsan, nag-iisip tayo. Minsan, madali ba yun? Parang minsan, ang hirap. Parang imposible ata minsan. No? Sa, alam nyo, sa New Testament, pag binasa mo ninyo, there are more than 1,000 commands na inilagay para sa ating mga believers. More than 1,000 commands. Akala ko dati, 10 commandments lang eh. Pero sa dami pala ng mga inuutos ng Diyos sa atin, it's more than 1,000. All of these commands, some of them are unreasonable. Parang mapapaisip ka, but ganun? Parang yung iba ata sa commands na yun, parang hindi naman ata imposible yung Kuya Perz na mangyari. Some of them are inconvenient. Teka, Kuya Perz, mahirapan ako dyan. Pag sinabi ng Bible, magpuyat kayo at manalangin. Teka, Kuya Perz, maaga ako matulog eh. Di na, wala na ako time mag-pray. Some of them are downright impossible. So, anong ginagawa mo kung meron kang imposible command na dinedemand sa iyo? You realize that they are there to test your faith. Titingnan ka dito ni Lord o obserbahan ka ni Lord ngayon dito. He can allow or disallow things in our life to happen for His greater purpose. No? Hinahayaan niya ng Diyos yung mga sitwasyon ng buhay na yan para makita kung ano kalalabasan mo, kung ano, paano tayo magre-react. Misa kasi, pag tayo naka-experience ng mga bagay-bagay, di ba misa madali tayong mag-react sa buhay. Pero pansinin niyo, tingnan niyo, si Abraham, ano ang demand ng Lord sa kanya? Genesis chapter 12:1. Ano sabi ng Lord? Abraham, lisanin mo ang iyong bayan. Alis ka na rito, Abraham. Ha? Mapapaisip, Lord? Alis ako dito. So sabi niya,
alis ka na sa bayan, yung tahanan na kinagawian mo, alis ka na dyan. Pati makapag-anak mo, alis ka na. Pumunta ka doon sa bayang ituturo ko sa iyo. Ba, parang bigat naman ata ng demand ni Lord dito. No? Si Abraham, susunod ba ako, Lord? Eh, andito kabuhayan ko. Andito lahat ng bagay na naksanayan ko na. Ito yung birthplace ko. Pero sabi Lord, no. Go to Canaan. Doon ka pupunta. And you will become a father to the many nations. Magiging tatay ka na maraming bansa. Magsisimula sa iyo ang isang bansa. Sumunod ba si Abraham? Sumunod sa Lord. Mukhang imposible, di ba? Pero sinunod ni Abraham. Next, si Abraham pa rin. O din, lumarga na siya. Sa Genesis chapter 22, wala silang anak. Anong inaasahan nila? Sa matandang edad, nagkaroon sila ng anak. Pero sabi ng Lord, alam niyo nung binabasa ko ito, parang tinitrigger talaga siya ng Lord. Ano sabi ng Lord kay Abraham? Abraham, isama mo ang, ano raw? Ang, hindi lang sinabi, sama mo yung anak mo. Hindi. Ano sabi ng Lord? Isama mo ang kaisa-isa mo at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Parang, Lord, may outing ba? Sige. Pero sabi niya, pumunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok. Tuturo ko sa iyo. Parang pasiguro pag ganun, parang naisip ko, oh, sama ko yung anak ko, mag-worship daw tayo sa Lord. Pero ano demand ng Lord sa kanya sa dulo? Ihandog mo siya sa akin. Kung kayo tatanungin, susunod kayo. Kung kay Abraham, hindi kuya birds kasi talaga si Isaac, pinag-pray ko talaga sa Lord yan na mahabang panahon. Eh, ba't na makukunin sa ganyang paraan pa? Pwede naman ako maghandog sa Lord ng ibang bagay. Pero alam natin ang nangyari sa kasaysayan, hinandog tuloy si Abraham. Ang sabi ng Bible, nung sasaksakin niya na yung bata, dumating yung anghel, pinatigil siya. Abraham, okay na. Na-testing ka na. Na-test yung faith mo. Okay yung pagtitiwala mo sa Lord. Tuloy mo yan. Mga sitwasyon ng buhay na meron tayo. Kaya ano sabi ng Hebrews kay Abraham? By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, he obeyed. Sumunod siya. And he went out, not knowing whether he went. Kung saan siya pupunta, hindi niya alam. Pero isang sigurado ni Lord, sigurado ni Abraham, Lord, kasi sabi mo, kaya susunod ako. Tayo po, ano ang ating pamantayan sa ating buhay? Natatandaan niyo itong kasaysayan na ito. Si Pedro. Noong time, bumiyahe yung mga alagad, tumawid ng dagat, inabutan ng bagyo, sa gitna, dumating si Jesus, sumunod sa kanila, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot yung mga alagad, sabi lang, multo. No. Pero, si Peter, he is a man of action. Masyadong bida-bida talaga ito si Pedro. Sabi niya, Lord, ikaw ba talaga yan? Kung ikaw talaga yan, Lord, hayaan mo pumunta ako sa iyo. Punta ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Ano sagot ni Lord sa kanya? Sige nga po, basahin natin sabay-sabay. Sumagot siya. Halika. Isang word lang. Sabi ng Lord, come. Halika! Parang, enough ba yung kuya words? Ganun talaga katindi faith ni Peter. Sabi Lord, halika! Naglalakad sa ibabaw ng, hindi lumalangoy ha, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Mula sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Nagawa niya lumakad sa tubig? Oo! Oh. Bakit? Tumugon siya sa tawag ni Lord. Sabi Lord, come! Halika! So, he went to Jesus. Yung nga lang, eventually, asa alam natin ang nangyari, na nakakita na siya ng mga ibang bagyo na, lumubog si Peter. Nagpanik si Peter. It is impossible. Sometimes, in our life. Pero, ito ang mga kapatid eh. Kung saan natin maririnig ang tinig ni Lord, ang demand ni Lord, ang utos ni Lord, saan natin maririnig? Sa Bible. Kaya mahalaga nagbabasa tayo ng kanyang mga salita. Read your Bible, meditate on it, at tingnan natin, ito pala ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kapag narinig natin na nangusap sa atin ang Lord, gawin mo na. Kaya po ba? Yan, sinasabi ko eh.
parang aangat pa tayo, no? Minsan talaga, ano, nagda-doubt tayo sa ating buhay. Next, pangatlo, parang pala tayo sinusubukan ng Diyos. Sino nakaka-relate dyan? God tests our faith with our finances. Ayan. Talaga dito magkakasubukan talaga pag wala ng pera. Na pag yung tipong talagang ang nipis na lang wallet, wallet na lang pala, wallet na lang natira, walang laman, wallet na lang. Sinusubukan tayo ng Diyos sa ating kaperahan o sa mga tinatanggap nating pagpapala or mga hinahawakan nating pera. Malinaw na yan ha, malinaw tayong narinig natin ngayong umaga. Sinusubukan tayo ng Diyos sa ating mga pera o sa ating possessions. Ang pera o possessions, sabi dito, ay madaling nakapagsasabi, next Kuya Aaron, pakitingin. Sabi ito, anong ibig sabihin nito, Kuya First? Ang pera o possessions, ang madaling nakapagsasabi kung ano ang karakter o gaano tayo kalalim sa ating pagsunod sa Panginoong Jesus. Dito talaga nagkakatalo minsan. Pag pinag-usapan na ang pera, pag pinag-usapan na yung mga properties, mga pag-aari na meron tayo, ang sinabi ng Lord, bigay mo nga ito sa akin, Lord, wala na matitira. Diba? Ganyan yung naiisip, marahil, natin. Ang madaling makapagsasabi ito sa buhay natin, kung gaano kalalim yung ating pagsunod sa Lord. Example, madamat ba tayo sa pagbibigay or pagbabalik na ating tinatangkilik kay Lord? Ako naniniwala yung mga taga-karidad, hindi yan madamot financially. Amen po ba ron? Yeah, tatlo sumagot. Di ba? Proven na ho namin yan. Nagkaroon ng camp recently mga kabataan. Ah, talagang, parang inawit ni Casey. Rumaragasa. Overflowing ang blessing ng Lord. Di ba? Nakakatuwa. Bakit? Kasi may mga tao, pag narinig nila ang pangangailangan, pagtugon sa pangangailangan sa Panginoon, they don't hesitate to give to God. No, salamat sa Panginoon sa ganung bagay. Pero, matetesting tayo dito eh. Madaling gawin yon pag may sobra. Tama? Pero paano? Pag yan na lang ang natitira sa'yo. 20 na lang ang laman ng wallet mo ngayon. Mamaya tayo si Ate Mean, mag-iikot yung mga asher. Dadaan yung offering sa unahan mo. Ilalagdag ko tong 20. Mag-iisip pa ako ng madibdiban. No, baka iniisip na ng iba sa inyo ngayon. No. Paano yung ating mga resources na nanggaling sa Lord? Sabi ng 2 Corinthians 9:6-11. Ito sabi ng Bible. Tandaan ninyo ito. No, sabi. Lagi na rin naririnig kay Kuya Joseph pagka siya ang MC. Ang nagtatanim ng konti, aani ng konti. Siyempre, nagtanim ka ng konti-konti lang, huwag ka mag-expect na madami. No? At ang nagtatanim naman ng madami ay aani ng madami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. O mamaya ha, hindi ko kayo pinipilit. Wala mo akong sinasabi ngayong umaga na ilabas nyo lahat ng nasa wallet ninyo pagdating sa offering. Baka mamaya pagdaan ng offering sa haram, yan na, tabi kasi. Hindi gano'n, no? Sabi ito, hindi ka rin dapat napipilitan lang. Bakit? Ano sabi? Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Pasin nyo, ando na naman yung word na joy, no? Rejoice or masayang nagbibigay. Cheerful. Give generously and cheerfully. Next. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Amen. Kaya ba raw ng Diyos pasaganain tayo sa lahat ng bagay? Amen. Sa lahat. No, wala sinabi dyan. Sa ano lang ha? Sa aspeto lang ng espiritual ha? Hindi. Sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan. Gusto nyo i-bless kayo ng Lord? Amen. Bakit? Para may magamit kayo sa, ano daw? Ano yung termino? Pagkakawang gawa. Yung pala. Kaya pala tayo binibless ng Lord. Kaya pala binibigyan, nag-umapo yung biyaya sa atin. Hindi para sa iyo lang. Para ano? Para sa pagkakawang gawa. Tulad na susulat, siya ay nagbibigay ng libre sa mga duka. Ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Next. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga na sagana ang inyong kabutihang loob. Everything that we have today comes from God.
Natandaan nyo yun, last time, yun din ang part ng message ko, no? Lahat na meron tayo, biyaya ng Lord yan. Gusto mo magamit ka ng Lord? Paang sarap kaya nun, ano? Yung daanan-daan sa'yo blessing, ganun. No, daanan ka ng blessing, hindi yung daanan sa blessing, akin. Na blessing, akin. Ah, blessing, akin. Hindi din ganun. No, daan, ganun, pasa. Ang dami nating natulungan. Take note, verse 11. Ito yung sasabi kanina, no? Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Para ano uli? Upang mas marami ang inyong matulungan. Yun pala. Kaya tayo binabless ng Lord. Kaya tinatesting ng Lord talaga. Kasi dapat yung mindset natin, yung puso natin, dapat alam natin, ah, gagawin ko to para maging blessing pala ako sa iba. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ito yung exhortation ni Paul sa mga kapatira noong unang panahon. Sabi niya, the more that you give sa ministry, maraming tao ang mapapagpala ng lahat ng ito. Kaya nga, pagdating misa sa Aklat ng Malakay, chapter 3, sa ulado natin ito eh. At misa, hindi ko alam kung iba, pag naririnig dito yung verse na to, gusto nyo gumanyan. Ha? Dalin ninyo ng buong buo. Ha? Alinaw ha? Buong buo. Huwag nyo babawasan. Baka may manigas, no? Pagka parang yung sa panahon ng Bible. Buong buo! Dalin mo yung tithes mo ng buong buo. 10%. Paulit-ulit tayo dito. Alam na natin na 10% ng kinita mo, 10% ng blessing ng Lord sa'yo, 10% na nga lang hinihingi niya, 90% sa'yo. 10% babalik mo saan? Sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa kanyang templo. Pasin niyo, ano sabi ng Lord doon? Subukin ninyo ako. I-test niyo ako dito. Ito lang yung verse na sabi ng Lord, sige, testingin mo, Kuya Christian. Testingin mo, Kuya Sam. Testingin niyo ako sa bagay na to. Ano sabi ng Lord? Kung hindi, bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi lang rumaragasa, masagana pang pagpapala. Diba? Ang sabi ng Lord, test muna. No? Subok muna. Eh, minsan kasi, pag-Kristiyano, ano eh, naka-andong agad tayo sa ano eh. Hindi pwede, Kuya Perch, tagilid. Pag nag-tights ako ngayon, putol kuryente bukas. O pag nag-tights ako ngayon, naku, pag nagbigay ako sa ngayon, walang kakainin ng mga anak ko bukas. Sabi, Lord, testing muna. Subukan mo muna. At minsan kasi, hindi ba naman natin nasusubukan, nagko-conclude agad tayo. You want to experience God's blessings in our life? At hindi lang blessing, ha? Masaganang pagpapala sa ating buhay. Ang tanong, meron bang direct na kaugnayan yung pera sa spirituality natin? Ang sagot, opo, magkakonekta po silang dalawa. Money is worldly wealth or possession. Pag-aari mo yan dito sa lupa. Maliit man yan o malaki, yan sa'yo. In the spiritual sense, in our relationship with God, these are the things in heaven, or sabi to, it also produces treasures in heaven. Next, kuya. Sabi ng Luke chapter 16, verse 11, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kuya Ferds, hindi pa pala to yung tunay na yaman? Hindi pa. No? Andun daw. Sabi, andun sa langit yung tunay na yaman. So yung palang meron tayo dito, bariya-bariya lang. No, bariya-bariya palang pala yan. Kahit ikaw pa pinakamayaman sa mundo, pagdating naman sa langit, ikaw naman ang pinakamahirap, kawawa ka naman. No? Dito marami kang mga ginto. Siguro mga ginto mo ay mga isang kabinet. No, isang kabinet na alahas. Sa langit, ang ginto lang naman, yung daanan, yung kalye, ginto lang naman yan. Ganun ang value. Diba na sinasabi ng Bible? Wealth in heaven. Ito yung tunay na kayamanan. In other words, sabi nito, kung hindi ka mapagkakatiwalaan dito sa lupa, when it comes to our finances, paano ka pagtitiwalaan ng Lord sa tunay na kayamanan na naandoon sa langit? So God tests our faith through our finances. At panghuli, sabi nito, God tests our faith through, kailan? Delays. Ayan. Ayaw natin yan. No? Para madali tayong mag-init ang ulo pag ang haba-haba ng pila sa fast food. Diba? Ayaw natin na mahabang pila pagdating sa mga pupuntahan natin. Sinusubok
Tinetesting tayo doon, Diyos, sa pamamagitan ng mga pagkaantala or paghihintay. Ito kayo yung napakahirap, yung maghintay ka. Naranasan din yun, yung may lakad kayo, tapos yung inaantay mo, Pilipino pa naman pag sumagot, asan ka na? On the way na. Nung gano'n ang mga sagot ng mga Pilipino, saan ka na? Malapit na. Ayaw pa sabihin kung nasaan, ano? Andyan na, papunta na. Tinatanong kung nasaan Di ba? Tinetesting tayo ng Diyos sa magitan ng paghihintay. Paghihintay na tumugon ang Lord sa ating dalangin. Kuya Pearl, sa punta ako ng pinagpe-pray talaga na magka-boyfriend ako Wala pa talaga. 25 years na ako nagpe-pray para makapag-asawa. Pero ang usapan dito, hintayan. Paghihintay ng mga tugon ng Diyos sa ating dalangin. Paghihintay sa mga delays na nangyayari sa buhay natin. Noong nakaraang 2 taon, naghintay tayo na bumalik sa normal ang ating sitwasyon. 2 taon tayo naghintay. Ang dami natin nung hinihintay. Madalas tayong pumipila. At minsan, sa dami ng pila, tayo ay napapagod din. In the book of Genesis, again, there was this man who has a lot of waiting to do. Si Noah, pinagawa ng Diyos ng arko. Ginawa niya yung barko for almost 100 years. Ikaw, araw-araw, ginagawin mo for 100 years. No, gumawa ng barko. Tapos, nung nangyari ng barko, naghintay siya dumating ang ulan. Kasi hindi niya pa alam kung ano itsura ng ulan. Ano bang itsura ng ulan? Dumating ang ulan, 7 days siya naghintay. Nung bumuhos ang ulan sa buong mundo, 40 days siya naghintay para tumigil ang ulan. Tumigil ang ulan after 40 days. Yung buong baha, humupa after ng 370 days or after ng isang taon. Naisip ko si Noah, siguro buryong na doon sa loob ng nung arko. Baka lahat ng hayop kinausap niya na nung time na yun. Boring ka na. Maaring ganun yung mga ginawa ni Noah. But it took him a lot of patience and faith in his heart to believe God in his life. So mga kapatid, kamusta ang ating faith sa ating Panginoon? No? Kung meron daw akong dalangin sa atin ngayong umaga is yung ating faith, yung pananampalataya natin ay lumakas, lumago at lumalim habang tayo ay sinusubok sa maraming pagkakataon. Difficulties, demand, money, or lack of resources, or delays sa sagot sa ating mga dalangin ay nagtutulak sa atin para tayo ay lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, dapat ninyong malaman na panapatatatag ang ating pananampalataya saan? Sa pamamagitan ng pagsubok. God wants you to be strong in faith. For without faith, it is impossible to please God. Ang nais ng Lord, lumago tayo sa pagkakilala sa Kanya. Kung dati madali kang mag-doubt pagdating sa aspeto ng finances mo, this time, Lord, ako'y magtitiwala sa iyo. Kung dati, ang bilis mo, mabilis kang ma-depress dahil sa sakit at karamdaman ngayong umaga, Lord, ako'y magtitiwala sa iyo. Kung dati, pagod na pagod ka na sa kakahintay, kailan ba matutupad? Kailan mangyayari itong pangarap ko? Lord, ako'y magtitiwala sa iyo. Hebrews 11:6, pag walang pananampalataya, hindi natin mabibigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. We might not want this kind of faith test. Sabi ni Warren Wiersbe, if you are going to live by faith, then, expect your faith to be tested. Expect mo, itetesting ka ng Lord. Hanggang saan, Kuya Pearls? Huwag kang mag-aalala kasi andyan naman siya. Pasan mo man ang bigat ng mundo, gaano man kabigat yan, pero tandaan ninyo, ikaw at yung pinapasan mo, pasan-pasan ni Lord. Kaya mo, kakayanin mo, kayang-kaya ng Panginoon. A faith that cannot be tested can't be trusted. Ang pananampalataya
na hindi masusubukan, hindi natin pwedeng pagtiwalaan. God wants you to be strong in your faith. So magang ito, maghintalangin natin ng sa bawat sa atin na Lord, patatagin mo ko sa aking pananampalataya kasi buo akong magtitiwala sa iyo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, lumalapit kami sa inyo with all our resources, with all our hearts this morning, with everything that we have, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Nagtitiwala kami, Panginoon, na may magagawa ka sa mga sitwasyon na aming buhay. Nagtitiwala kami, Panginoon, na meron kang kapangyarihan para iahon kami sa sitwasyon na meron kami sa umagang ito. And this morning, Lord, we want to give everything sa iyo. We want to dedicate our lives sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Samahan mo, Diyos, ang mga kapatid po namin na sa maaari sa sandaling ito ay nakakaranas ng iba't ibang kaganapan sa kanilang buhay. Samahan mo at bigyan ng kalakas ang mga kapatid na minsan gusto na rin sumuko sa mga pagkakataon ng buhay. Lord, alam mo po ang dulong bahagi. Alam mo, ang mas makakaigi sa amin. Give us, Lord, the patience that we need sa aming finances, sa aming mahinihintay, sa lahat, Panginoon, ng pangangailangan namin. Lord, we give everything to you. Baunin nawa namin mamaya paglabas namin yung pagpapalakas mo, Lord, sa mga puso namin na nanghihina, sa mga puso namin na nawawala ng pag-asa. We commit everything to you that you will give us everything according to your greater purpose in our life. Hayaan mo ito matutunan about sa amin. To you be all the praises and all the glory. This we all pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa inyong kabutihan, Panginoon, na makapangyayari sa aming buhay. Salamat ng maraming-marami, O Diyos, sa iyong biyaya, Panginoon, na namin natatamasa sa pang-araw-araw. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na kami makadalo ngayong umaga at makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, ang pagsambang ito, aming iniaalay sa inyo at hayaan mo na mabubaon namin ang iyong kabutihan, ang iyong goodness and your faithfulness, O Diyos, sa buong isang linggo muli na aming harapin sa aming mga buhay. Salamat ng maraming-marami, O Diyos, sa bawat sana narito at salamat sa pagkakataon sa kalayaan na meron kami para ikaw ay aming masamba. Hayaan mo na ang bunga, Panginoon, na aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo ay patuloy na lumago at higit sa lahat, Panginoon, maging kagamit-gamit kami sa iyong ministeryo. Maraming-marami po salamat sa inyo, O Diyos. Ito po'y dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, lagi namin kayo dinadalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, naway ipagkaloob na sa inyo ang lahat na mabuti ninyong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawaing ibinubunga ng pananampalataya. Masa kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen.